Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay pasimulan natin ang bagong series na Tal Shortest Games. 4 games ang ia-analyze natin ngayon at unahin natin ang laban niya kay Super Grandmaster Robert Huebner. Ayan, nung time na yan ay Super Grandmaster na si Huebner. Ito ay laro niya noong Hogoven's Weekend's 1982. Okay, so tinan na kagad natin. Huebner played E4, Tal played E5, Knight F3, Knight C6, at dito ay nag-Bishop B5, Ruy Lopez. A6, so very classical. And then kumapture kagad si Huebner. Ito yung tinatawag natin na Ruy Lopez exchange variation. D takes C6, nag-castle. Then nag-F6, ayan, para suporta lang sa E5. And then dito nag-D4, binasag na kagad ni Huebner. At nag-Bishop G4, ayan, nagparamdam na kagad si Tal ng early pressure. And then dito nag-D takes E5, hindi natakot si Huebner, nakipagsabayan. Queen takes D1, Rook takes D1. Then nag-F takes E5, Rook D3 ang ginawa. Ayan, kasi nga hindi pa makakapture kasi nakapin. So Rook D3 para suporta and then may capture na sa E5. Pero mas the best daw ay Knight B dito na lang. Ayan, para develop lang. Okay, so para hindi sayang ang tempo. Kasi ang drawback ng Rook D3, tempo pa rin yan eh. Okay, so nung nag-Rook D3, nag-Bishop D6. Siyempre, kailangan ng depensahan ni Tal. And then nag-Knight B dito, Knight F6, nag-knight c4, ayan o, pinupuwersa talaga ni Huebner si Tal na ayan, may pressure sa bishop sa d6, may pressure sa pawn sa e5, at dito, nakita ni Tal ang good move, kinaslingan lang para safe na yung king, and then ready na kagad ang mga tore, nakakonnect na eh. Nag-knight c takes e5, so napingasan ng pawn sa e5, dito umatras lang, bishop h5, so medyo relax lang dito si Tal kasi nga, may bawi naman siya sa e4. At dito sa hindi inaasahan ay nag-bishop f4 si Huebner. Yan ang blunder. So mas the best dito ay b3 followed with bishop b2. Ayan, kapag nag-knight takes e4, pabawi lang yung pawn. Then bishop b2 followed with rook e1. So yan daw ang mas maganda. Pero ang ginawa ay bishop f4. Balik na tayo. Bishop f4, blunder. Ano kaya dito ang excellent move na ginawa ni Tal? I-guess nyo nga, ispatan nyo, bigyan ko kayo ng kaunting segundo para ma-post nyo at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat! Tinirahan lang ng Bishop takes F3 at dito ay nag-resign na si Huebner. Bakit kaya nag-resign? Mahiwaga! Sige, tignan natin. Kasi kapag nag-Rook takes F3, meron lang Knight H5. Ayun o. Threat yung bishop. So, saan pupunta? Halimbawa, kung mag-bishop g3, umatras lang. Wala, kakapturin lang eh. Nakabitin yung knight. So, mawa one piece down si Huebner. Ang tindi pala nung idea. Kapag naman nag-g3, wala, may bishop takes e5 eh. Hindi pwedeng capturein kasi nakapin ang tore. So, one piece down ulit. Diba? So, kapag naman dito, g takes f3 ang pinang-capture, meron palang knight h5 oh. Tindi, no? Parang hindi halata masyado yung hataw ng bishop takes f3. Grabe ka, blunder pala yung bishop f4. So, pag knight h5, ito na naman ang idea. Pag umatras, capture lang, lipad ang knight sa e5. Napakatindi ng in-apply dito ni Tal. Malupites. Saglit lang ang laban. So, dito, pag bishop f4, bishop takes f3, nag-resign na. Okay, so lipat na kagad tayo sa ating next game. Ayan, so sa laban naman niya kay Grandmaster Wolfgang Ullmann. Laro nila ito noong Herceg Novi Blitz 1970. Okay, so tinan na kagad natin. Tal played G3. Aba, makunat. D5, Bishop G2, nag-Knight F6, C4. Ayan na, so English. D takes C4, nag-Knight F3. So pwedeng approaching Catalan din. Nag-Knight BD7, so nag-develop lang. Castle, A6. Ayan, so dito medyo nagbabalak si Ullmann na mag B5 at pahirapan si Tal na bawiin yung ginambit na C4. So dito, minadali ni Tal, baka nga ganun ang gawin. So nag knight A3 na para bawiin na yung pawn sa C4. At dito, nag C5, knight takes C4, E6. So syempre para makadevelop na yung dark square, makakastle na kagad. At dito, binirahan kagad ng good move, D4. Pinasabog kagad ng sentro para samantalahin ang pagka-delay kasi ang black's development na dito eh. Then nag-rook B8, yan, bad move. So ano kaya dito yung the best move na ginawa ni Tal? Ispatan nyo uli, bigyan ko kayo ng kaunting segundo para ma-post nyo at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start!
Maraming salamat. Ang ginawa dito, kitang-kita to, simple lang. Bishop F4. Siyempre, threat sa rook sa B8. So, ang ginawa, umatras uli, rook A8. Ang kulit eh, pag rook B8, kumembot lang sabay rook A8 eh. Then, nag-D-take C5. Sinamantala talaga ni Tal, no? Para may mga knight D6 check or bishop D6. Pang ilang talaga. So, dito, nag-knight C5 na lang. So, nakipag-ano na lang, queen to queen. At tinanggap naman ni Tal ang hamon. Queen takes D8, king takes D8. Nag-rook FD1 check. Knight FD7, at ano na naman kaya dito ang malakas pamwersang good move na inapply ni Tal in 2 moves, resign si Ullmann. Ano kaya yon? Bigyan ko kayo ng kaunting segundo at sa ilang sandali lamang ay itutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat, ang ginawa ay Knight B6. Since hindi pwedeng capturein, nakapin, and then threat yung rook sa A8. So, hindi pwede sa B8 kasi nga may bishop takes B8. So, dito, nag-rook A7 lang at ang last shot na bishop B8, matyas ang tore sa A7 at dito ay nag-resign na si Grandmaster Ullmann. Okay, at ito naman ang next na ating pag-aaralan. Ayan, sa laban naman niya kay Super Grandmaster Rafael Vaganyan, ang legendary player ng Armenia. Ito ay laro nila noong Dubna International 1973. So, tinanak agad natin, Tal played E4, Vaganyan played E6, D4, D5, French defense. At dito ay nag-knight D2, so Tarash variation, knight C6, knight GF3, knight F6, E5, knight D7, at dito ay nag-knight B3. Yun nga lang ang drawback dito ng black, no? Inipit niya yung pawn sa C7. Mas maganda sana naka C5 palagi, ang pinaka-natural pattern ng French, eh, naka C5. So dito, nag-F6 para basagi na ang pawn sa E5, at nakita naman ni Tal ang best shot na bishop B5. So para hindi makapalag yung isa sa mga knight dyan, kasi nga, nakapin yan. Nag-F takes E5. D takes E5, at dito ay nag-knight C5, okay? So para sa mga tagapanood nating beginners, hindi pwedeng capturing yan, ha? Ng knight D or knight C, kasi pag knight takes E5, hindi makapalag ang knight kasi nga nakapin. Yun ang lalim ng bishop B5. Kaya dito, nag-knight C5 na lang, and then nag-knight G5. Ayan, so totoo nga yung sinabi nila. Noong araw daw, napakabilis ng yokabab ni Tal. Laging pumapasok kagad sa teritoryo ng kalaban. So pag knight G5, ano idea? May idea kasi mamaya na mag-queen F3, mga ganon. May idea na chumek sa H5, mga ganong idea. So dito, ang ginawa, nag-bishop D7. Yan naman daw ay bad move, okay? So dito, much better lang daw ay bishop E7. Para mabilis kagad na makapag-develop, makakasil kagad, and then yung bishop, nakatret kagad sa knight sa G5. Pero ang ginawa ni Vaganyan, kagulat-gulat, ay nag-bishop D7, bad move. Ano kaya dito ang excellent move na inihataw ni Tal na talagang super eksakto talaga? Bigyan ko kayo ng kaunting segundo para maipose at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat! Ang ginawa ay bishop takes knight. Excellent move. So ang ginawa dito, nag-B takes C6. Bakit? Kasi kapag nag-bishop takes, meron kasing queen G4. Ayan, oh. Yan ang lalim pala niyan. So may threat na knight takes E6. Tapos ang malupit pa niyan, knight lang ang dumidepensa diyan, may eliminate pa. Kaya talagang lilipad talaga yung pawn sa E6. So pagpalagay natin mag-knight takes B3, A takes B3, then nag-bishop D7 para depensa sa E6 at may ganitong hataw, knight takes H7. Malupit to. Pero pwede rin capturein yung pawn sa E6 eh. Ayan, lupit yung knight H7. O idea, pag nag-rook takes H7, may queen G6. Aroy! Tangay ang tore sa H7. Ang tindi talaga ng mga nilalaman ng analysis ni Tal. Malupites! So kaya dito, nakita ni Vaganyan yan, nag-BTX C6 na lang. Pero, pag BTX C6, may purpose kasi yung capture ng bishop sa knight sa C6 eh. Natumbukan ka agad ni Tal ang follow-up good move. Ano kaya yon? Ispatan nyo uli, pang-puzzle ito. Bigyan ko kayo ng kaunting segundo para maipose at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kaagad natin. Start! Maraming salamat. Ang ginawa ay queen H5 check. Yan muna. Grabe to. Eksakto yan. Di G6 persado. Sabay queen F3. Ayun o. May queen F7. So kanina kaya kinapture yung knight. Pag queen F3 kasi kaagad, may knight takes E5 eh. Paki-imagine nyo na lang po ah. Kaya kailangan capturein yung knight sa C6 eh, kung inyong matatandaan, di ba? Para walang threat sa E5. Kasi pag nag-knight takes E5, depensado na yung
threat na queen f7 check, may threat pa, may counter threat pa sa queen sa f3. So, yun ang mabigat doon, kaya eksakto talaga yung bishop take c6 eh. Ngayon, pag queen f3, papaano ngayon yun? Didepensahan. May coming mate na. So, dito, puwersado, queen e7 para madepensahan. Yun nga lang, hinatawan, knight take c5, queen take c5, then nag queen f7 check. Pag king d8, may queen f6. O di bumuka, nagkaroon ng double attack. Kasi yun ang purpose ng queen h5 check muna eh. Pag g6, sabay atras, o hindi kung hindi nag g6, hindi magkakaroon ng queen f6 kasi yung pawn nasa g7 pa. Diba kung inyong may imagine. Kaya perfect talaga yung timing ng queen h5 check muna. So dito, nag-resign na si Super Grandmaster Rafael Vaganian. Okay, ang tindi. At ito naman ang huling i-analyze natin na game sa laban niya kay Grandmaster Larry Mark Christiansen. Ayan. So kilala yan si Christiansen, lalo na sa siya yung nag-develop ng ano, yung Chess Master. Diba, yung Chess Master program. Isa siya sa nag-develop nun eh. Ganun katindi yung Chess Master app na yun eh. So, tinanak agad natin to. Tal played knight f3. Christiansen played knight f6. c4. c5. Knight c3. e6. g3. Ayan. So, ito yung tinatawag na approaching Queen's Gambit Decline Tarash. C takes d5. Pero nag-knight takes d5. Queen's Gambit Decline Semi-Tarash variation. At dito ay nag-bishop g2. Knight c6. Castle. Bishop e7 at dito ay nag d4, so linyado pa rin. Castle, e4 para mabuild ang center. Nag knight db4 at dito ay napuwersang mag d take c5 kasi may pressure, may contact sa d4. Nag bishop take c5 and then nag a3, pinaalis yung knight. Nag knight d3 and then nag queen e2. So simple lang ang idea mamaya para maka rook d1. Ita-timing nga lang kasi bitin pa yung pawn sa f2 eh. Yun ang idea ng sidestep na queen e2. At dito ay nag e5 si Christiansen. Blunderacious! Yan ang blunder. Kasi dito, mas maigi daw ay knight takes c1 na. So pag nag rook a takes c1 and then sabay e5. Ayan, para bigyang daan naman ang light square development. So equal lang daw yan. Pero dito, tingnan nyo nangyari. Oh. Nag e5. Yan, ispatan nyo nga uli ang excellent move na ginawa dito ni Tal na talagang nagka-problema kagad si Christiansen. Bigyan ko kayo ng kaunting segundo at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat. Pagtira ng Bishop e3, grabe. Good move! Ang tindi oh. Ito na idea oh. Rook fd1, naku po. So, paano ililigtas yung knight sa d3? Yan ang problema eh. So, ang ginawa ditong pang-remedyo ni Christiansen, nag-bishop takes e3, queen takes e3. So, ito pa rin yung paparating, di ba? Nag-knight takes b2 na lang para kahit paano makawala sa c4, mga ganung idea. Pero, ano kaya dito yung next good shot na binitawan ni Tal? I-guess nyo uli, bigyan ko kayo ng kaunting segundo at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat. Grabe oh. Binabaan lang. Queen e2. Iyakan time. Kasi pag nag-knight d3 bumalik, eh yun pa rin ang threat. Rook fd1. Lipad na ang knight sa d3. Kapag nag-knight c4, lalong hindi pwede kasi libre lang. Pag nag-queen b6 naman, wala. Rook ab1 lang. Tapos na ang laban. So dito, ang ginawa na lang ni Christiansen, nag-bishop g4. After queen takes b2, Capture, nag-knight d4, pero hanggang dito na lang ang chess notation na nakalap natin at marahil nag-resign na si Christiansen. Wala, bababaan lang, bishop g2. So, klarong one piece up ang puti. So, yan ang bagsik ng tirada ni Tal kapag kapablunder-blunder kagad sa opening. Grabe, tapos kagad. Parang sa, kumbaga sa boxing, si Mike Tyson, yung first two rounds, may kalalagyan kagad pagka medyo pa-blunder-blunder ang kalaban, knockout kagad. Okay, maraming salamat po. Sana natuto kayo sa mga attacking shots ni former world champion, the magician of Riga, Mikael Tal. So, susundan pa po natin yan sa mga susunod pang panahon, God willing. Ayan. So, maraming salamat po. Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.